Good morning. This is your LG Sua. This is your Mommy Sue. Mommy Sue. Welcome to my blog. The Security TV, mga kapaibnay. For today's video, ating sasagutin ang kadalasang tanong ng mga aplikante. Ate Guard, Chief, Ma'am, Busing, paano ba ang pag-a-apply ng security guard? Magkano ba ang budget bago kang maging isang security guard? Una sa lahat, bago ko muna sasagutin yan, paki-shoutout muna sa aking mentor. Sa aking mga mentor na ako dito sa Manila. Shout out ni Ma'am Marietta Balispen, my favorite HR. Yan. Sir Manly Flores, nga umulat, bumagyo, ano pang mangyari sa mga buhay-buhay namin, andyan pa rin yan, ang aking Manly Flores. Sir Vincent, Marlon Vincent Fortello, na saludo ko sa iyo, sir. Sa Sir RJ, sa lahat ng mga ka-5-9 ko, Sir Wen Navarro, Sir Wen, kung asa naman kakaroon, Sir Wen, support Mami So Sir, suporta eh, tao ng tigulang na pagpa-vlog. So, atunto sa ating sasagutin na yung mga katanungan ng ating mga gustong mag-apply ng security guard, gustong maging si Mami So. So, una sa lahat, kung gusto nyong pumasok sa security guard, dapat buo ang loob. Dapat buo ni. Dapat dili mo daling mapikon. Hindi kayo madaling mapikon. Dapat mahal. Bago kayo tanungin nyo muna ang sarili ninyo, bagay ba ako sa security guard ko? Yung attitude ko, pang security guard ba ang attitude ko? Pero hindi niyo i-discriminate yung sarili niyo, hindi niyo i-discriminate. Ang sa akin lang, nagtatanong man kayo kung paano mag-apply, kalisod ko sa akong Tagalog, iskot. Sorry. Una, syempre dapat buo ang loob niyo. Mahaba ang pasensya. At dapat may license na kayo. Dapat meron na kayong license bago kayo magtanong na paano nga ba mag-apply ng security guard. So, dapat na nakay license. Baka may license ka na dapat. Pangalawa, dapat Filipino citizen ka. At least high school graduate. Physically fit and mentally fit. Not less than 21 years old. Dili pong ka mumaba sa 18 ana, pwede na ka mo security guard. At least sa mga laki, 5'4", sa bayi, 5'4". And then, must have security license. Dapat gani, dapat na juke security license. Meron ka talagang security license. SOSHA certificate. SOSHA certification. Training certification, list of graduate with GKE result, opening and closing remark, drug test and result, neuropsychiatrist test result, diploma, or nakapag-college ka, transcript of record, birth certificate, marriage certificate, kung minyo ka, ma-Muslim ka, daghan mo kag mahimong asawa, so daghan birth certification. So, joke aside, 2x2 pictures, 1x1 pictures, NBI clearance, barangay clearance, police clearance, cedula, SSS card number, photocopy, kung naanakay
Siyempre, pag baguhan ka pa lang, o naa na kay previous employer, kuan, employer, so dapat naa kay Certificate of Employment, COA, nga latest pre-employment medical exam. Pero, depende na sa agency na may ubang agency, merong mga ibang agency na hindi naman nangihingi ng medical exam. Yung mga medical ba? Sa ngayon, siyempre, nangihingi sila ng vaccine card, PhilHealth, pag-ibig number. So, muna yung mga, muna yung imong ipaloob sa imuhang, sa, yun ang ipaloob mo sa iyong tuuan. So, dapat, naka-holder siya, naka-ani, hindi siya, naka-ani, ani. So, dapat duha, dalawa, dalawang long holder, white holder. So, doon mo ilalagay lahat yung mga, ano mo, yung mga requirements mo bago ka mag-apply. Bago i-submit mo. So, bago ka mag-apply, dapat meron kang license, di ba? So, una mong gagawin, okay, gusto mo mag-apply o gwardiya. Gusto mo talagang mag-apply ng gwardiya kay ang gwardiya, nakita mo, okay din pala mag-gwardiya. Okay, ma'am, mag-gwardiya. Gwardiya na lang ko kay nung okay ka ayos eh, mami. So, pahikap-hikap ra sa mga, hikap-hikap ra sa mga pisking-pisking ra. Mamaya, ubang, yung iba, kaya lang gustong mag-gwardiya, yung mga lalaking manyakis. Gusto nilang mag-apply na security guard. Hindi lang, dalawa lang yung gusto niyan. Huwag niyan ang una na sa isip niyo. Dapat, yung nasa isipin niyo palagi na gustong-gusto niyo ang trabaho. Kasi yan ang number one, yan ang magiging number one na complaint sa'yo pagdating ng pag may duty ka na, pag mag-gwardiya ka na. Kung yan ang nasa isip, nasa mindset mo na, mag-apply ko og security guard kay kuan, ani maka-contact mga chicks, maka-chicks ta or maka-hikap ta sa mga baye. Pabor sa ato mga lady guard ay makakapkap tag mga baye o laki. So, ayaw na sa mindset. Ayaw na nga mindset nga mag-apply kag lady guard kay ganahan kang makakapkap kag mga gwapo. So, dili na nga mindset. Ang imong hunahunaon, ang always nimong iisipin or hunahunaon, ay gakalisod na jud ko sa akong Tagalog, guys, ang mga ka-5-9. Unang-una, binisaya o sa taha kay galiso jug ko ani ha. Ang una na tong buhaton, ang una ninyong ilagay sa isip, mag-apply ako para sa pamilya ko. Magtatrabaho ako bilang security guard para sa pamilya ko. Mamahalin ko yung trabaho ko. Yan ang laging nasa isip. At saka, lagi mong baon ang 11 general orders at saka ang ating code of conduct and code of ethics. Mugunay pinaka numero unong baon, balo na to bilang isang security guard. So, yung mga nagbabalak pa lang mag-apply ng security guard, ngayon pa lang mag-umpisa na kayong mag-research sa YouTube. Naana na sa YouTube ang kuan unsaon pag how kanang ang mga 11 general orders, ang code of conduct, code of ethics, naana na sa YouTube. So hinahinay na mo og research, ganahan jud mo mag security guard, and then duol mo o lapit kayo sa mga yung mga like us guard. Asa man ta pwedeng makapag gusto ko mag-apply og security guard, so asa ta pwedeng mag-training? So duol ka sa naay mga ayaw ato mga fake nga kwan ha. Duol mo, wag kayo doon sa mga sabi niya, sasabihin na sige, ako nang bahala sa iyo kung maglalakad ng ano mo, license mo, o gusto mo mag-apply ng security guard, o lapit ka sa akin, may i-recommend ako sa iyo na kwan, i-recommend ako sa iyo saan ka pwedeng mag
mag-ano ng license, maglalakad ng license. So, halika dito. Halika dito. Ako nang bahala sa'yo. Huwag yun. Huwag yun. Pagbaguhan ka pa lang bilang isang security guard, dapat dumaan ka sa training. Pero kung renewal ka na, dati ka ng security guard, gusto mo mag-apply, pero syempre, baguhan ka pala kasi hindi mo naman alam paano ba nagtatanong ka kasi kung paano mag-apply, magkano ba ang budget bilang isang security guard. So, baguhan ka pala. So, syempre, dadaan ka muna sa mag-training ka muna. So, dito sa Dumaguete, walang training center dito. So, talagang pupunta ka ng Cebu, mag-training ka. Kung kayo ay nasa Maynila, marami mga training center dyan. Lalo-lalo na dyan sa Maykrami, marami dyan. Marami dyan mga may mga training center dyan. Sa ako na i-mention yung dati kong pinag-trainingan. Then, ano pa ba? At dapat na-memorize mo rin. Makapag-memorize ka ng 11 general orders. So, importante yun. Pinaka-importante yun bago ka. Kasi isi-share ko sa inyo, meron akong bagong kasama nga. May baguhan akong kasama, ka-5-9, kapapasok lang. Wala siyang training. Hindi ko i-mention yung name niya, pero hindi siya nakapag-training. Wala siyang experience sa guard. So, medyo nahihirapan siya. So, tayo, kami, tinutulungan namin siya. Kaya ako naisip nga ito, siyang dahilan kung bakit naisip ko itong gumawa ng video nung paano ba ang pag-apply bilang security guard. Kaya naisipan ko ito kasi sa susunod ko na content, siya ang magiging content ko. Siya ang tuturuan ko. Siya ang i-one-on-one ko. Siya talagang i-one-on-one ko na tuturuan, ititrain, kasi walang training center sa Dumaguete. Sorry kayo guys, walang training center sa Dumaguete. Yung maglisod tatang, wala may mag-training. So, wala. Ang mostly, ang security agency is from Maynila. So, kami, nandito sa Dumaguete, mahirapan kami magkaroon ng retraining. So, ngayon guys, siguro na ano ko yung about sa pag-apply. So, ang isi-share ko, yun nga, sabi ko, isi-share ko sa inyo na si, i-mention mo na ang pangalan pala niya, na iti-train ko siya one-on-one. Basic ang i-ano ko sa inyo, ituturo ko sa kanya kasi lalong-lalo na yung sa duty. Yung tungkol sa ano, yun na sa mga 11 GO, mismo, kadalasan lumalabag siya. So, yung mga ka-5-9 na itong mga baguhan natin ka-5-9, mga ka-5-9, dapat ating, huwag natin siyang pabayaan na i-correct natin, huwag natin itolerate yung ating ka-5-9 na porque baguhan siya, na hindi kailangan natin siyang tulungan, tuturuan natin siya kung paano, ano ba yung dapat gawin, especially kung nasa kumaharap ka ng mga customer. So dapat ang pasensya mo mahaba. Ano ba yung mga bawal? Yung mga bawal, especially yung mga bawal, ilalagay na talaga natin sa isip natin yung mga bawal, kasi yung bawal, yun yung magpapahamak sa atin. Pangalawa, yung isa puso, yung pag naging security guard na tayo, mahalin natin ang ating trabaho. Hindi ka tatagal sa isang agency, hindi ka tatagal sa isang sa trabaho mo kung hindi mo mahal ang trabaho mo. Yan talaga, pag hindi mo mahal ang trabaho mo, baliwala lang sa iyo, bahala, marka bahala lang, pangit yun. Hindi maging masaya ang flow sa trabaho mo. Like me. Pag may problema ako sa bahay, marami akong problema. Alam niya ng mga kasamahan ko, marami akong problema. Pero, hindi ko siya dinadala.
yung problema ko, iniiwan ko, nilalagay ko sa kaldero. Nilalagay ko sa kaldero ang problema ko. Babalikan ko lang yan, takluban ako sa kaldero, takpan ko sa kaldero yung problema ko. Babalikan ko lang yan pagka nandun na ako sa, pagkagaling ko sa trabaho, saka ko na yan babalikan. Pag ang problema ko naman doon sa trabaho, may problema ko sa trabaho, iniiwan ko din doon. Hindi ko dinadala dito sa bahay. Nilalagay ko yan doon sa, pinaplas ko sa inidoro. Pinaplas ko sa inidoro ang problema ko sa trabaho. Iniiwan ko siya doon. Hindi ko siya dinadala dito sa bahay. Yun ang teknik ko. Kaya, ito sumamisol. Kahit maputi ng uban, marangkada pa rin. So, balik tayo, joke aside. Yun nga, yun ang mga problema, hindi natin din na, kasi isa yun sa magka problema ka rin. Ang problema, dinadala mo sa trabaho, ang problema, dinadala mo sa bahay. Lalong nagka-utak-utak na yung problema, nagka-dami-dami na yung problema. So, dyan muna tayo. At sana may natutunan kayo sa aking video na to. At sa lahat, gusto ko nga, bago ko tapusin itong aking video, sana guys, masuportaan ninyo ang iyong Mami So. This is Mami So. Ang tawag nila sa akin ay si Mami So, LG Sua. Ako si LG Sua. At ako ay 27 years na bilang isang security guard. Huwag niyo tanongin kung ilang taon na ako, kaya hindi ako magsasabi. Kayo na magsasabi niyan kung ilang taon na ako. Bye-bye!